Magandang araw po mga kabarangay. Ako po si Kagawad Allen Policarpio, Committee Head po ng Social Service and Livelihood. Sa oras po ito, akin po i-re-report ang mga naging nagawa accomplishments ng aking committee at aking mga kasamahan sa Social Service and Livelihood po. Aking pinapakilala ang VAWSI staff, si Lilibet Malimban, Edna Felix, Rosemary Belen, Tess Balena. At sa Senior Citizen Desk po, Grace De La Cruz, Emmy Punzalan, Luisa Hilario, at ating Senior Chairwoman Erlinda Ang. Yan po ang bumubuo po ng Social Service and Livelihood. Umpisa po, Social Service sa New Normal. Tanong, paano po nakatulong ang Social Service sa ating mga kabarangay? Ang ating po ng barangay at ang inyong lingkod ay naglagay po ng Social Service Coordinator upang siya ang mag-asikaso at magdala sa Makati City Hall ng inyong mga kaukulang papeles sa kailangan nyo. Halimbawa, sa Senior Citizen, White at Blue Card, Yellow Card or MHP Voter Certifications, PWD New Renewal ID at Booklets, Solo Parents, Kasambahay, PhilHealth na Masa, Renewal New para sa Senior Citizen. Tanong, pinagbabawal na lumabas ang mga Senior Citizen at BWD, sa paano paraan namin kayo natulungan? Nagkaroon po ng ugnayan ang ating barangay sa pamamagitan ng ating social media page sa Facebook. Ito po ay ang Bangkal _ Official. Dito ay nalalaman namin ang inyong kailangan at agad po ito dinudulog namin sa mga kinakaulang committee. Dahil po sa panahon ngayon, ang pandemya, alam po natin, nililimitahan po natin at hanggat maaari wala pong contact ang bawat isa. So, nagbuo tayo at ginawa ito para matugunan ang pangangailangan ng bawat isa kahit po may pandemya. So dito po, binuo po ito. Mas madali po, alam naman po natin pag sa social media, madali po ang komunikasyon. So natutugunan po lahat ng katanungan, lahat po ng kailangan. At ang naging katawan ng social service po dito ay hinahatid sa bawat tahanan, sa bawat mga tao. Hindi na po lumalabas ang mga aplikante, mga kabarangay natin para maiwasan po ang pagkalat ng COVID-19. Tulad po ng mga sumusunod na committee, Social Service Help Desk, VAWSI Desk, Education, Culture, Infrastructure, Health, Clean and Green, Peace and Order, Rescue Disaster. Yan po, Senior Citizen Card, OSCA, yan po ang mga inaasikaso o mga kailangan ng ating mga kabarangay na tinutugunan ng social service at ng mga ibang kawani ng barangay na sila po ang gumagalaw at hinatid na lang po sa kanila, sa mga kanilang tahanan. Ito po, makikita nyo po sa mga larawan natin, no? Na naibigay, naiabot ng isa po sa ating social service staff. Ito po ang MDR, PhilHealth IDs, Voter Certificate, PhilHealth ng Masa, renewal ng IDs ng PWD. Yan po. Ang ating social service coordinator, si Ms. Ann Richelle Nocon. Persons with disability. Sa panahon ng epidemya, para kaligtasan nila ang social service ang nagpupunta sa kanilang tahanan upang tugunan ang kanilang kahilingan sa mga ID at booklet na kailangan palitan ng bago. Ito po, naihatid po sa kanila. Sa bawat tahanan, bawat PWD members, kasi alam po natin mas delikado po sila pag sila po ang lumabas ng tahanan nila. Yan po. Nakapagpamigay din po ng ayuda sa bawat miyembro ng PWD. At ginawa po natin ang
13th Halloween, Batang May Kay. Ito po taunan na ginagawa. Ngunit dahil sa pandemya, hindi pinagbawal po na nagkaroon ng salo-salo, party o gathering. So, ang ginawa po natin, binahay-bahay po natin ang mga miyembro ng PWD at inabot sa kanila ang munting regalo. At maganda naman po naging resulta po nito. At marami pong good feedbacks ang atin natanggap. At sa pamimigay po niyan, sinabay na rin po natin ang PWD bangkal sticker. Bawat member po, lalagyan po ang kanilang pintuan ng tahanan nila. At least, pag napadaan ang mga opisyales, ang City Hall, ng mga kawanin ng gobyerno, na meron po dito na PWD member sa tahanan na ito. At sa gayon man ng ganyang paraan, mas madali po natin makikita, malalaman kung sino po yung mga may PWD members. Ano ang kahalagahan ng PWD bangkal sticker? Ito po, tulad po ng aking nasabi. Marami pong dahilan kung bakit namin nilikha ang sticker na ito, kailangan ikabit sa bawat bahay ng PWD. Upang mabatid ang mga kinaukulan o sino man may nakatira na PWD. Kung may list ako na o anuman pangyayari, sila po ang unang dapat iligtas. Yan po ang pinaka-importante. Mabatid kung ilan ang PWD meron at ating nasasakupan ng barangay. Ayan po, makikita po natin mga kawanin ng social service staff nagdidikit po sa bawat tahanan na may PWD members. At si ang PWD Bangkal President, si Ate Rebecca Taupa. VAWSI cases reported. June to November, 13 physical abuse, 1 sexual abuse, 24 psychological abuse, 7 economic abuse. CAR, children's at risk, 30 cases. 18 curfew of minors, 1 gambling, 5 littering, 2 no face mask, 2 bullying, threat, 1 bullying. CICL, 5 theft. CNSP, 17 cases, 3 sexual abuse, 6 physical abuse, 1 child abuse, 1 malicious mischief, 1 act of lasciviousness, 2 oral defamation. Ito po, ang mga na-turnover po natin sa ating kapit-barangay, kapit-syudad. Ito po, yung unang litrato ay nahuli po sa pagkakalat during pandemic. At na-turnover po kay barangay captain sa M. de la Cruz, Pasay City. Ang susunod, ganun din po. Na-turnover po sa Central Park, Pasay City. Ito naman po ang ating kaso sa sexual abuse. Isa pong 14 years old. At yung pangalawang larawan po, may concerned citizen na nag-report sa barangay na sinaktan ng ama ang kanyang anak na batang lalaki. At ang batang babae ay hinihipuan niya sa mga masiselang parte ng katawan. Na-turn over po sila sa kanyang ate. Missing and found. Yan po. Yan po mga iniingatan nating kaso, lalo po pagdating po sa mga minors, sa mga bata. Yung unang larawan, nakita ang bata na nag-iikot o naglalakad sa kalye ng Moika, na tanungin siya, sinabi niya na siya ay naglayas. Isipin niyo po, ganun pong edad, ganun po yung pag-iisip, ganun po ang kanyang nasasabi, no? So, yung karanasan, siguro ngayon hindi po natin nakikita o mapapansin. Ngunit pag laki niyan at nagkaroon ng tamang isip, doon po magiging mababalik yung epekto ng kanyang naramdaman o yung karanasan. Yung pangalawang larawan po, nakita sa Wilcon, EDSA, sa kasagsagan ng bagyong Ulysses. Nakuha siya sa Facelo Bangkal at natutulog sa sasakyan. Kaya dinala siya sa barangay na ibalik ang bata mismo sa mismong araw. Sa Bendia Rojas Boulevard ay isang homeless ang mga magulang niya.
Ito po, kilala po ito ng buong tao o nahatira niya dito po sa Barangay Bangkal. Isa po siyang kartero, si Mang Romy. Lahat po kami at karamihan po dito nasaksihan kanyang paghahatid ng sulat sa bawat tahanan. So hindi pa uuso ang social media, yung mga cellphone. Siya po nagpabarating ng bawat sulat ng malalayo na minamahal nating miyembro ng pamilya. Ngunit dumating po ang panahon na nawalan po siya ng trabaho. Dito po siya nanalagi sa ating barangay. So na-turn over naman po siya sa kanyang pamilya, sa anak niya, sa Caloocan City, sa matagal na panahon. So laking pasasalamat at natugunan po ito ng social service at ibang kawani ng barangay natin na makapiling ulit po ang kanyang pamilya. Ayan po, isa pa rin po, nahihitag po ito sa Batasan, Quezon City naman po. Ito pong larawan na to, ito po kumalat sa social media, marami po nakalam, ito po yung nanganak sa isang kalye dito sa ating barangay. So, na-turnover na po siya at nakabalik na siya sa kanyang tahanan sa barangay Palanan. Ito po, ang kaso po ni ate ay yung may plano pong pagpapakamatay o pagtalon sa overpass sa EDSA. Ngunit napigilan po siya ng ating isa sa social service at na-turnover po siya sa institusyon at nakipag-contact po ang ating barangay, pati po ang city sa LGU sa Iloilo. So, dito po yung nagiging tulay, no, ng bawat lugar, kahit malayo. At sinundo po siya ng kanyang kuya at nakauwi na rin po sila sa Iloilo. Ayan po, nagtulungan po ang barangay at ang city hall. Typhoon Ulysses, ayan po, makikita po natin, alam po natin yung trahedya o sakunang nangyari dito, no? At alam po natin, at gusto ko pong ipaalam sa inyo, sa bawat sakuna, trahedya, nandyan po ang social service staff para alamin kung ilan po ang nadisgrasya, alamin po ang mga nasirang ari-arian, alamin po ang sitwasyon sa bawat lugar ng trahedya at sakuna. Ganyan din po dito, sunog po sa ating talipapa, no? Isa po sa nauna ang ating social service. So, yan po kumbaga protocol na po na pag may sakuna, trahedya, nandyan po sila para alamin po ang sitwasyon, ilang pamilya, ilang katao ang na perwisyo o na tinamaan po nitong gantong sitwasyon. Ayan po, makikita po natin sa larawan pong ito. Ayan din po, yung sunog sa Evangelista. Isa rin po sila sa mga nauna po dyan. At dito po nagtatapos ang aking report bilang Head Committee po ng Social Service. Sa panahon pong itong pandemya, wag po natin kalimutan na mag-mask, social distancing, at maghugas ng kamay ng maigi. So, wag po tayo masyadong palagay sa panahon ngayon. Kung bumababa man ang bilang ng mga cases ng COVID, hanggat wala pong bakuna, doblehin o triplehin pa po natin ang ating pag-iingat. Kasi hindi po natin nakikita ang virus, ang kalaban. So, okay lang po kung tayo yung tamaan, ang kawawa po yung tayo maging carrier sa ating tahanan at yung membro po ng pamilya natin, sila po yung mismong hindi magandang makatanggap ng virus, no? So, doble ingat po talaga. Dito po nagtatapos ang aking report. Maraming salamat po. Thank you.